Good day. Sa video kong ito, ipapakita ko sa inyo ang finishing ng ating mini bag o tinatawag nating mini clutch bag. So ito ang resulta ng ginawa nating materials. Ito nga palang ating materials na ginamit. Meron tayong cow leather, malambot. Kahit na makapal siya, malambot siya. At ito naman yung isa pang materials na ginamit natin. Actually, ito na lang ang natira. Oh. Ito na lang natira sa ating materials. Ngayon, ito na nga ang naging resulta ng ating ginawang bag. So, sa front niya, ito yung ipapakita ko sa inyo kung saan ilalagay natin yung tag or level. Lalagay natin pag napasyal tayo sa talagang nagtatatak talaga para namang magmukhang signature yung ginawa natin. So, ilalagay natin ganyan. So, ito, pakikita ko sa inyo, nagyad natin ng support dito. Medyo, para medyo matigas-patigas niya rito. Okay, leather na itong brown ang ginamit natin. Tapos, pag binuksan mo ito, itong lock na to, zipper ito, makikita nyo, napakaraming, marami siyang kayang kargahin na pera natin. Hindi problema yung paglalagyan. Ang problema yung ilalagay na pera. So, ito, secured siya kasi may zipper. May zipper dito at lock pa dito. Mayroong pinakalock dito aside sa zipper. Ito yung ball pen na kailangan dala-dala natin. So, nakalagay na rin, nakaangkla na rin. So, ito yung pinaka-front niya at ilalagyan natin ng pinaka-signature na ganito. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung procedure kung paano natin ginawa, step procedure, kung paano ginawa ito. Rinawang magawa natin ito na isa sa mga business natin. Okay, sa likod naman, dito makikita nyo, una, mayroon tayo nito pinaka-support since tinatawag nating bag ito o kaya yung all purpose. Okay? Pwede nating ihawak na ganyan para pinaka-support. Oh. Mayroon pinaka-support. Okay? Tapos dito, yung ating mga card. So, papakita ko sa inyo. So, kasyang-kasya na yung mga card natin dito. Mga card natin. So, limbawang dala-dala natin, labor card o ID. O, maraming ID actually ang pwedeng ikarga dito. Pakita ko sa inyo, daming ID ang pwedeng ikarga dito. So, enough na yung lalagyan niya ng ID. Sufficient na para sa ating mini clutch bag. Yan. Yan ang ating. Tapos ito, dito naman sa maliit niya to, itong portion na to, papakita ko sa inyo, itong portion na to, ito naman yung ating lalagyan ng ating magic na dadala-dala. Ito yung ating pinaka-chani. Kasi pag wala tayong ginagawa, magcha-chani tayong ganito. Okay? Oh, ganyan, sample. Na-sample lang ko pa kayo. May nabunot na balbas. Okay? So, ngayon, dito nga pala sa side na to, sa side niya, nung naging triple stitch ang nangyari dito eh. Kasi yung unang stitch niya, yung back stitch, tapos blanket stitch, naging matigas dito. Hindi siya masaya. Hindi kaaya-ayang pakiramdam ko, nakaka-disgrasya pa. Although liniha ko na, meron tayong liha. Liniha ko na bali, pero ano eh, talagang ganyan, no? Pag kami naramdaman ako, antimano, liniliha ko na. Yan. Nag-iba nga pala ang kulay. Kasi ganitong kulay dati nitong brown. Nag-ibang kulay kasi ito, mayroon tayong pinaka BB oil. Ito, dinalagay natin ng BB oil. So, applyan lang natin ng ganyan para maging shining. Tsaka medyo siya magiging antique ang magiging dating. Yan. Yan ang mga gamit. So, siyempre, mayroon tayong ito yung pinaka-pinali natin na ipapakita ko sa inyo. Ide-demo ko sa inyo kung paano yung preparasyon. Yan. May mga butas na. Halimbawa, una, siyempre, gagawa mo ng pinaka-layout. So, paghati, ang sa pagkakat, ginagamitan ko ng blade cutter.
Ito, blade cutter tsaka ruler pag kikinat ko. Ganyan. Tapos, pagka naman pagdating sa mga sa layout niya, kung saan lalagyan ko ng butas, puro mga half centimeter lang ang bawat area, bawat pinakabutas niya ito. Half centimeter ito yung ball pen na gamit ko kasi kitang-kita niyo yung pinaka-ink niya. Yan. So, meron tayong ruler, meron tayong ball pen. Tapos, importante rin, meron tayong panusok kasi pagka ili-layout na natin, halimbawa, nagawa na natin ito, lalagyan natin sa kabila niya, ito yung pinaka-layout natin, tutusok-tusukan na lang natin kung saan natin bubutasan. Okay? Tapos, ang susunod yan, pag nagbarena tayo, ito ang ating barena. Ang pinakadulo nitong barena, mayroong pinaka parang ano eh, parang panghasa. Panghasa siya, hindi siya talim talaga. So ito, pag inon na natin yan, yan, ganyan. So bubutas-butasin natin, depende sa pagkakaguhit. Papakita ko sa inyo yung naging preparasyon natin, ganyan. Butas-butasin natin. Hanggat maaari, talagang pantay-pantay ang pagkakabutas mo, tsaka magandang pagkakabutas talaga yung gagawin mo. Talagang malaking factor kasi yung preparasyon talaga eh. Number one factor yung preparasyon. Yan. So, bubutas-butasin mo lang. At pagkatapos mong butas-butasin, lagyan mo na ng kikinisin mo, lilinisin mo ito, lilinisin mo, mayroong kang pinaka, kung may naramdaman ka na medyo magaspang pa, okay, pwede mong lihain. At pagka okay na siya sa pagkakaliha mo, kompleto na siya, ganyan, tsaka mo ito, lighter, pang tanggal din ng himulmul ito eh. Kasi since pure leather naman to, original leather, so hindi siya masusunog. Talagang sinusunog talaga ang gilid niya para malinis. Talagang lilinisin mo sa pamagitan ng apoy. Ganyan. Okay, kitang-kita nyo. Walang daya. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yung pinakahuling portion nito. Kasi madali na lang yung ano eh. Yung pinakapangalan kasi hahanap tayo ng talagang pang tatak. Meron lang akong gamit noon ako mismo gagawa eh, para talagang wala akong pinagawa. Kasi nga pala itong project na to, kinumpute ko, ang ginastos ko lang ay nasa halagang 500 pesos. Nasa halagang 500 pesos lang ang ginastos ko dito. At sa real, ano eh, 4 reals eh. 4 reals lang. Ito naman yung ating sinulid. Ito yung ating mga karayom. Halagang 4 reals lang ang ating ginastos. Sa peso, halagang 500 pesos. Ito na yung naging resulta ng ating 500 pesos. Tingnan nyo ngayon sa mga gilid niya. Pakita ko sa inyo sa mga gilid niya. So, wala nang ikakagasgas yan. Malinis na siya. Okay? So, ito ngayon, yung aking ipapakita ngayon sa inyo, yung pinaka-huling design natin o ikagabit para sa kanya. Kasi, kailangan lagyan natin dito kasi siyempre lalagyan natin ang signature natin, nail cam. Tapos, napansin ko, siyempre kung bubuksan natin ito, bubuksan natin, yung daliri natin pupunta dito. Tsaka, yan, eksakto. Tsaka dito rin sa kabila, ganon. So, start natin ngayon na tahiin. Okay? Ito, yung butas nito, makikita nyo, masisilip nyo. Okay, kitang-kita, may mga butas siya na maayos na butas. At mayroon din siyang butas dito. Yan, nakikita ko yung liwanag. Nakikita ko yung liwanag. Okay, so, stitch na natin. So, ito yung ating sinulid. Kasi excited na rin akong makita nang tapos na talaga. Kasi actually ito, naging solution ito sa
naging pressure, kasi naging under pressure din sa amin yung nangyari last week. Ang isa sa maisi-share ko nga pala, maganda pala pagka nasa under pressure, bumili ka na lang ng bagay na magagawa mong paraan, na may magagawa ka pa, at madadivert ang isip mo dun sa kaysa sa kabahan ka, kung ano-anong iniisip mo. Maganda gumawa na lang tayo ng project kaysa sa kung ano-anong iniisip nating kabanayan. Kasi nagkataon na dito sa amin, sa trabaho namin, medyo nagka-problema. Bigla-bigla ba naman nagtanggal ng mga tao. Hindi namin namamalay, hindi na, nabigla kami lahat, talagang pasabog talaga. Eh, ganun pa man, dinivert natin yung isip natin. Inalis natin yung isip na kaba sa pamagitan ng paggawa ng project. So ito yung maisasuggest ko sa inyo na magandang gawin pagkaganyang under pressure. So ang tahi na gagawin natin ngayon, tahi papunta sa harap, ano lang gusto ko, kabilaan ay malinis. Okay? Malinis yung tahi. Hindi ko alam kung anong klaseng, anong tawag sa tahi na to. Pero, parang yung ginawa ko dito sa side niya. Hindi ko lang alam yung mga tahi na to, pero naiisip ko, parang maganda eh. Actually, first time kong gumawa nito, ito yung first project ko kasi na ginawa. Eh, hindi ko naman inaasahan na ganito, kasi normal na yung ano eh. Normal na yung minsan mag-e-error, parang pangit, pero hindi mo titigilan. Mag-iisip ka ng bagay na kung saan mas mapapaganda mo siya. So, madali na lang itahi. Pagka maganda yung naging preparasyon mo, madali na lang yung tahi at maganda yung magiging outcome niya. Yan. Samahan niyo ako na tapusin natin ito para naman pare-pareho tayong masaya. At siya nga pala, ito talagang maituturing na remembrance na ito sa Oman. Remembrance ko na ito talaga na para pagka nag-for good man, o ano pa man, ito, matagal ko nang magiging gamit ito. Hindi ko napapalitan ito. Hindi na ako bibili ng wallet. Kasi kompleto na eh. Nandito na lahat ng kailangan ko. Kumbaga sa ano, customized na talaga. Kung ano yung kailangan ko. Eh, yun na yung ginawa natin. Okay, nakita nyo yung tahi natin? Kikita nyo yung pinakatahi natin. So, abang nagkukwentuhan tayo, so, tapusin na natin para masaya. Kasi marami na rin siguro ang medyo nabitin kasi pangatlong video na to. Kasi matagal ko na rin ginawa ito, o 2 weeks. Kasi hindi naman natin kasi daily na ginagawa ito kasi may trabaho tayo. Eh, usually, pangkaraniwan talaga na ano, nagagawa natin weekend lang. Pero maganda lang nito. Talagang may tuturing na magandang libangan kasi kapakipakinabang talaga. Sipin mong nakagawa tayo ng ganito na hindi natin inaasahan eh. Mayroon din pala tayong extra talent. Shout out sa lahat ng nananahe, lalo na sa mga gumagawa ng wallet. Na-appreciate ko yung galing nyo. Tiyaga nyo. Actually, ang puhunan mo dito, tiyaga. Ang materials mura lang. Napakamura ng materials. Yun nga lang, sa labor pala, na-discovery ko lang, sa labor pala, dun nagkatalo. Dahil nga sa hirap ng preparasyon, sa hirap ng paggawa, talagang ano, no, tama lang din yung mga presyuhan na talagang libo eh. Mataas ang presyuhan ng paggawa ng ganito. Katulad nito, nawawala yung butas. Hindi natin makita. Ito ang solusyon. Butasan natin. Kaysa sa pahirapan natin, sarili natin. Bago tayo. Yan, ang telepon. Di ba? Tuloy ang tahi. So, makikita nyo ngayon yung tahi natin. Yan, may butas na siyang maayos. Kala ko, pahirapan pa tayo eh. Okay. Dito naman sa isa ang magpapahirap. Actually, maraming ano, experience din. Tusok sa kamay. Minsan, napapasok ka.
Pero normal yan, pero ano eh, ang hindi nababayaran ng pera doon yung skills eh, yung galing na natutunan mo. O katulad niya, no? O hindi maganda yung nangyari doon. Kailangan gawin natin ng diskarte yan kasi kailangan. O, konting hatak lang yan. Hatak-hatak lang yan eh. O, saan ang fold yun doon? O, ibig sabihin, mayroong himulmul. Hindi siya, hindi maganda yung hatak niya. Okay? O, tuloy. Tuloy ang kwento. Okay? Habang nagkwekwentuhan, marami tayong gustong project na gawin. At isi-share ko sa inyo lahat ang mga project natin na sa tingin natin kapaki-pakinabang. Ito katulad ng sabi ko sa inyo, ito yung magandang solusyon pala pagka ang isang OFW ay nasa under pressure. Kasi kaysa sa kabahan ka kung ano-anong iniisip mo, eh wala namang mangyayaring kwan, wala namang mangyayari na maganda, eh gumawa ka na lang ng kapaki-pakinabang katulad nito. Napakaganda ng pakiramdam. Sipin mo, nakagawa ako ng ganito na hindi sinasadya. Kumbaga sana wala sa plano, pero nakaganda. Ibig sabihin yung pressure na nangyari, kasi pag karinig ko naman nagtatanggalan na, bumili ako ng gamit. At ito ginawa ko ngayon. Oh, kitang-kita, walang daya. Talagang kitang-kita ebidensya na si Nelcam ang gumagawa. Isipin mo, lilipas yung oras mo nang meron kang nagawa, meron kang natapos. So, napakasarap ng pakiramdam niyan. Tapos mamaya, kakain tayo ng masarap. Kasi pag napagod tayo, itreat-treat naman natin sa pagkain ng ating sarili. Pero wag naman yung ano, kailangan yung healthy. Healthy food lang. Kasi nagkakaedad na tayo eh. Kailangan disiplina talaga. Yan. At mamaya nga pala, ito ang ating pinaginagamit na finishing para matibay yung tahi. Meron tayong super glue na ginagamit din. Yan ang mga materyales lang na mga gamit ko. Nagawa namin naman natin nakaaya-aya at mausay, maganda. Maganda naman yung naging resulta. Kaya tuloy natin yung ating project. Okay? Ngayon, single-singgelan, kabilaan, tapos mamaya, doblehan natin sa space na wala siyang tahi. Para lahat niyan, mayroon na siyang tahi mamaya. Masaya-saya ng buhay. Simple life, simple living lang. Pero masaya. Yan, ang punong-puno ng saya. Sa araw-araw na blessings natin, pagkagising natin, kailangan sa maghapon, maganda yung ating magagawa. Para, bago tayo matulog, ano bang magandang mga nagawa ko maghapon? Di ba? Last na nga lang, nahirapan pa, ayaw pa. Yan. Ito masabuta sa ata. Anyway, okay na rin pinakalak niya. Okay lang yung medyo mahigpit na siya kasi pinakalak na rin naman. O, kita nyo, single. Single ang naging tahi. Single siya ngayon, single ang tahi. Ngayon, idodoble natin sa kanya. Idodoble na natin siya. Okay, so dito tayo ngayon para maging doble. Pupunta na siya sa space, sa bakante niyang space yan. Yan ang ating pang pinale. Pinale na trabaho dito sa ating mini clutch bag. Multi-purpose na mini clutch bag. Kasi ang mabibili kasing clutch bag, napakalalaki. Ang laki ng space. Hindi siya tugma, hindi siya maganda. Kaya gawa tayo kung ano yung need natin, yun ang gawin natin.
So, imagine, kita nyo ngayon yung nangyari sa tahe natin. Kitang-kita. Kasi actually, ang ganda ng trabaho, nasa preparasyon. Pagka maganda yung naging preparasyon, maganda rin yung magiging resulta. So, ito na yung resulta ng ating ginawang mini clutch bag. Actually, napakaliit lang nito eh. Yan. Ayos, ayos ah. Parang ginawa ni Nelcam ah. Ginawa ko naman talaga. ay. Kita nyo yung tahi natin. Okay ba? Rinawang mag-comment naman kayo, manood kayo at mag-comment naman kayo sa mga ginagawa nating video. Yan. Okay. Ayos ah. Nakatuwa naman. Oh, ito yung sa harapan. Ito yung sa likuran. Yan. So, magiging pareho sila ng tahe. Yan. Ituin natin. Papakita ko sa inyo ng kumpleto para naman kitang-kita. Sabi nga, walang daya. Kasi, malay natin, maging business na rin ito. O kaya mag-order na kayo. PM nyo lang ako. Mag-order na kayo. Simulan natin, personalize or customize. Customize wallet. Kaya natin yan. Iko-customize natin kung ano yung need. Kung ano yung design na gusto mangyari. May magagamit lang sana tayo. Yung gamit talaga na pangkwan. Ang gaganda ng letter dito sa salala. Dito sa Oman. Sayang naman kung hindi natin sila magawa. Hindi natin sila magawang kaya-ayang pakinabang. Kapaki-pakinabang na project. Tulad nito, sipin mo. Karoon tayo ng kapaki-pakinabang na project. Okay. Wow. Wow. Nakakatuwa. Natutuwa ako sa aking nakikita. Sa aking... Ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam pag kayong nagawa mong bagay ay successful. Kasi gaganahan ka lalong gumawa pa ng iba pa pagka successful yung nagawa mo. Yan. Kasi mahirap na hindi natin magawang maganda kasi mismong sarili natin ay malulungkot. Sabi mo, gumawa ka rin lang yung maganda na. Sabi nga eh, samahan ng widow. Sabi ng matatanda. Sabi ng mga lola at lolo dati, kailangan gumawa ka ng bagay. Pag may ginawa kang bagay, kailangan samahan mo lang ito ng widow. Ibig sabihin, kailangan may talento, may extra na diskarte. Hindi lang yung, hindi naman ako gumagawa niyan. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko alam gawin yan. Hindi ko alam gawin yan kasi hindi ko naman trabaho yung ganyan. Hindi natin, kasi pag nag-aaral ka ng engineering o kaya engineer ka, hindi naman ituturo sa iyo to eh. Pero matututunan mo yan sa pagsisikap mong ano, magawa ang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Hindi kasi kayang gawin ng iba yung design na gusto ko. Eh, kaya ang solusyon, ako ang gagawa kasi hindi nga nila alam gawin eh. Hindi nyo alam gawin, ako gagawa. Ganun lang yan. Okay, so ito. That's it, pansit. So ito ngayon. Ito ngayon ang ating susunod. Pagka kinat mo ganyan, kinat mo na. Pagka napapangitan ka sa himulmul niya, o may lighter ka. Lighter ng katapat niyan. O sunugan mo.
Okay. Ngayon, ito lighter. Magkano lang ito? 100 paisa. O katumbas ng 10 pesos ito. Hindi na natin nalagyan ng dito para matigas o matibay yung tahi. Hindi siya matatanggal. Lalagyan natin ng Mighty Band. O kaya tinatawag na super glue. Ito yung ating super glue. Yan. Para maganda yung matibay talaga siya, lagyan na natin ng super glue dito sa mga pinagtahian natin para hindi na siya masisira. Ganyan. So gusto ko ipakita sa inyo yung finished product. At ito na yung ano, actually ginagamit na rin naman natin ito nitong linggo na to. Ginamit na natin komportable at talagang naibibigay niya yung kailangan. Pero palibasa sa personalized ang pagkakagawa, kaya talagang ano, tuwan-tuwa ang yung lingkod si Nelcam. So rin nawa mag-subscribe na kayo at dito sa aking channel, marami kayong matututunan. Hangga't maaari kasi ang aking mga video, puro may mga pakinabang gusto ko. Puro tutorial. Puro tutorial lang gusto ko kasi gusto kong maituro, maipabahagi yung aking nadidiscovery ng mga talent. Ito, oh, tingnan nyo, yung pinakalikod niya. Ito ngayon ang pinakalikod na niya. Oh. Tapos ito ngayon yung pinakaharap niya. Ngayon, pwede rin natin lagyan ng ganon para mag-match. Para mag-match siya sa pinaka, kasi yung sinulid niya, kitang-kita na hindi na siya magpapareho, kaya ipareho na rin natin. Lagyan na rin natin ng super glue. Ito, pakita ko sa inyo. Ganyan lang, lagyan lang ng super glue. Patakan lang natin muna sa mga butas-butas niya. Yan. Patak sa mga butas-butas. Madali lang matuyo to kasi super glue siya. Madali lang siyang matuyo. Hindi na kailangan matagal. Kung mayroong mararamdaman na ano, na gaspang, lilihain natin. Ito kasi yung ano, alam ko maraming nagtatatak. May nagtatatak din dito pero hanap-hanap ako habang nagbabike. Sa susunod na video natin nga pala, tatapusin na rin natin yung bag ng ating bike. At para makagawa na rin tayo uli ng panibagong video, tutorial video. Puro tutorial video. Hanggat maaari kasi gusto ko skills para talagang ano, pwede sa lahat. Lahat gusto kong matuto lang ng libre. Kasi ako, ano naman ito puro mga ano lang, imagination lang. Imagination na ginagawan lang natin ng katuparan. Oh, di ba? Patibayin na natin para talagang ano talaga, yan na yan, hindi na matatanggal. Patibayin na natin para hindi na talaga matatanggal. O na sobrang fine glue. O lagyan ko na rin dito sa gilid niya para talagang hindi na siya nahahawi. O, lagyan na rin natin dito sa gilid para talagang siguradong matibay na talaga. Wala nang kawala. So, tapos ang pang-finishing lang natin, wala tayong pang-shine. So gamitin natin ng baby oil. Natural oil na lang gamitin natin. Magiging mas maganda pa para natural talaga. Medyo ninenervyos ata ako pag nasa camera. Ito ang mahirap, sabi ko nga, hindi tayo artista Hindi naman tayo sanay sa camera. Okay.
Yan ang ating finished product. Yan, tapos ito na ngayon ang ating baby oil. O, baby oil lang ang katapat niyan para lalong magiging laging maganda at pogi. O, patak-patak lang ng baby oil. Yan. Okay. Tapos, lagyan na natin ito sa o, para hindi siya puting-puti. Gawan natin medyo brown. Para pupula siya at magmumukhang leather talaga. At makinis siyang hawakan. Magiging makinis na hawakan kasi pag ginagyan natin ng oil. Okay, that's it. Pansit. Natapos din ang ating project. Natapos din. Kala ko wala nang... Kala ko di ka na matatapos. Gan natin ng oil. Kasi pangit yung namumuti eh. Yan. Finish product na yan. Ito lang ang hindi ko mabura, itong red na to eh. Itong gawa kong red. Okay? Okay. Okay. Okay sa alright. Yan, lagyan na natin ng oil para masaya, pati sa zipper, lahat. Lagyan na natin. Oh, wala nang ikakagasgas. O, hindi ba tayo nagagasgas? Okay, wala. Tuyo na rin naman yung glue na dinagay natin, yung super glue. Tuyo na. Tuyo na yung ating super glue. Lambot naman, lambot na siya. Okay. So, pakita ko na sa inyo yung pinaka-finished product ng ating ginawang project. So, mini clutch bag. Ito na yung ating mini clutch bag. Pakita ko sa inyo ng tutukan yung ating mini clutch bag. Dito, lalagyan natin ang pangalan. Pag binuksan mo, mayroon siyang zipper. Okay? Mayroon siyang ball pen. Ito ang pinaka-front niya. Okay? So, mayroon leather dito. Ito black. Ito brown. Brown, brown. Okay, kombinasyon niya. Dito sa side niya, hindi siya magiging magaspang. Makinis lang siya. Dito rin sa side niya, ganun din. Makinis lang siya. May ball pen na dyan. At dito naman, ito yung lagayan natin ng mga card. Ito yung mga lagayan natin ng mga card. Dito naman yung lagayan natin ng special na kailangan natin. Okay? Ito naman ang ating multi-purpose na ano, for safety reason na rin para hindi basta-basta maagaw sa atin. Okay? Muli, ito si Nelcam. Nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong mga panonood at harinawang mag-subscribe na kayo at mapanood nyo ang ating mga susunod na mga tutorial. Muli, nagpapasalamat ako ng marami sa inyong mga pagsubaybay sa ating mga video. Take care and God bless.